Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, July 12. Ang ebanghelyo natin ay Matthew 10, 16 to 23. Sabi ni Jesus, "Be on your guard with people, for they will hand you over to their courts, they will flog you in the synagogues, you will be brought to trial before rulers and kings because of me, so that you may witness to them and to the pagans." Listen to this. "But when you are arrested, do not worry about what you are to say or how you are to say it. When the hour comes, you will be given what you are to say." Napakaganda. Be on your guard with people. Huwag kayong maging inosente in the sense na mapapahama kayo dahil masyado nagtitiwala sa mga taong masama, sa mga taong may masamang hangarin, sa mga tao na may masamang balak para sa inyo. Mag-ingat kayo, maging matalino kayo. Be aware ng ugali ng tao. Be aware na may taong pwedeng pakatiwalaan at may tao na hindi pwedeng pakatiwalaan. Be aware na may mga tao na may masamang balak talaga. Kaya mag-ingat, mag-ingat. Dahil hahanapin kayo, uusigin kayo, papahama kayo. Ngunit kapag ikay naipit na nasa sitwasyon, dinala sa sitwasyon kung saan may balak gawin ng masama sa'yo, do not worry, because God will give you what to say and how to say it. Napakaganda, mag-ingat, yon ay nasa ating. Pero kapag sa sitwasyon tayo ng kapahamakan, be relaxed, kasi ang Diyos ang bahala sa'yo. So there is a part na nakatoka sa ating, mag-ingat. Be on your guard laban sa mga tao at kanilang masamang hangarin, masamang intensyon, masamang balak. But kapag ikaw ay natagpuan ng sarili mo in a situation where they are trying to bring you down, to destroy you, to sinisiraan ka, chinichismisan ka, binabash ka, do not worry. God will tell you what to say and how to say it. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.